Umarap sa piskala ang kampo ng mag-asawang Ray Mart at Claudine Barreto Santiago at Ramon Tulfo kaugnay pa rin sa kanilang away sa NAIA 3 noong Mayo. Si Claudine di raw nagustuhan ang pagtitig ng isang babae sa kalabang kampo. Balitang hatid ni Katatibayan. Dumating sa tanggapan ng Pasay City Prosecutor's Office ang mag-asawang Claudine at Ray Mart Santiago. Wala ang broadcaster columnist si Ramon Tulfo at tanging legal counsel niya na si Tony Ovito Barte ang humarap sa piskalya. Pero bago matapos ang hearing, inireklamo ni Claudine ng kasamang babae ng kabilang kampo at di raw niya nagustuhan ang tingin nito. Kung uupo siya dito, yung client mo, okay lang ba kung she doesn't hear me the look? Para lang just to make matters, not make matters worse lang. Kung nandun lang siya para mangot siya, umalis na lang siya at huwag na lang siya magpakita. Hindi kami nandito para makipag-away. Nandito kami para ayusin yung mga dapat ayusin at sana masettle na to for peace. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang babaeng tinutukoy ni Claudine. Ay, hindi po ako taga-showbiz and I am very private person. If I'll stare at that wall and say something and stare, hindi ko alam kung anong gusto niya sabihin. Samantala, sa joint reply affidavit ni Claudine at Ray Mart, hiniling nila na masumpina ang writer na si Patricia Evangelista dahil sa lumabas ito artikulo sa news website na Rappler hinggil sa insidente para suportahan ang kanilang kaso. Bagay na tinutulan ng kampo ni Tulfo. Wala siyang liability, tapos hindi raw innate sa kanya maging violente. Dito sa reply affidavit natin, pinapakita natin na talagang violente siya. And in fact, inamin niya yon sa mga interviews niya sa Rappler. Ang sinabi lang ni Mr. Tulfo doon na nung pilit kuhanin ni Mr. Raymar Santiago yung kanyang cellphone, pinush niya si Mr. Santiago. So iba yon sa sinasabi nila na in open fist punch. Katatibayan, GMA News.